Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pagtuunan natin ng pansin ang pag-aaral ng kabutihang panlahat. Ito ay bahagi pa rin ng ating pag-aaral ng Module 1 sa Edukasyon sa Pagkapakatao 9. Sa mga naunang gawain sa loob ng ating paaralan, sa loob ng ating classroom, pinag-usapan natin ang kahulugan ng komunidad at ng lipunan. Pinagtuunan din natin ng pansin ang mga katangian ng isang matiwasay na lipunan. Natutunan natin na ang komunidad pala at ang lipunan, lalo't higit, ay umiiral. Hindi para lamang sa kapakanan ng isang tao, hindi para sa kapakanan ng nakararami, bagkus sa kapakanan ng lahat ng tao sa isang lipunan. Ibig sabihin, ang purpose, ang layunin ng lipunan ay ang makapagbigay ng kabutihan sa lahat ng tao. Sa video presentation natin ngayon ay pag-uusapan natin ang konsepto ng kabutihang panlahat, ganun din ang iba't ibang mga elemento nito. So simulan natin ang presentation sa pagtingin kung ano nga ba ang kabutihang panlahat. Kung ating susumahin kapag sinabi natin kabutihang panlahat, ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon o isang kondisyon kung saan umiiral ang kabutihan o ang kapakanan ng lahat ng mamamayan. So, sa pagkakataon na umiiral ang kabutihang panlahat, ibig sabihin lahat ng pangangailangan ng tao na kinakailangan niya para makapamuhay siya ng may dignidad bilang tao ay sabay-sabay umiiral, sabay-sabay na pakinabangan ng lahat ng tao. So, sinasabi natin ito ay isang sitwasyon o isang kondisyon na maaaring maranasan ng lipunan na ating ginagalawan. So, ito ang maaaring sabihin natin unang pakahulugan natin sa salitang kabutihang panlahat. Kondisyon kung saan umiiral ang kabutihan o ang kapakanan ng lahat ng mamamayan at naroon lahat, present, ang lahat ng kakailanganin niya bilang isang tao para makapamuhay ng may dignidad. Ikalawa, pwede rin natin sabihin na ang kabutihang panlahat ay isang uri ng pagpapahalaga. Okay? Isang uri ng pagpapahalaga. Pag sinabi nating pagpapahalaga, ito ay values. Okay? So, pwede natin gamitin sa ating sarili, pwede natin itanong na ano ba ang mahalaga sa iyo? So, kapag ang mahalaga sa iyo ay yung kabutihan ng lahat ng kaklase mo, kabutihan ng buong paaralan, kabutihan ng lahat ng tao, so makikita natin na ito palang common good or itong kabutihang panlahat ay isang uri ng bagay o isang uri na maaari natin sabihin na pagpapahalaga. What is valuable? Okay? So mapapansin nyo dito sa definition na ating inilagay, naroon na naman tayo, hindi sa iisang tao, hindi sa iilan, kundi para sa lahat ng tao. So, una, sinabi natin na ito ay isang kondisyon. Ikalawa, ito ay isang uri ng pagpapahalaga. So, what is important to you? Next, maaari din natin sabihin na ang kabutihang panlahat ay isang moral na pamantayan. Okay? Ano ba itong moral na pamantayan? So, tingnan natin halimbawa, ano? Paano mo masasabing with honors ang isang mag-aaral? So, di ba dapat kinakailangan maka 90 to 94 siya ng average? Pag with high honors naman, 95 to 97. And with highest honors, 98 to 100. So, yun yung mga pamantayan para masabi mong ikaw ay with honors, with high honors, and with highest honors. Ang kabutihang panlahat ay pwede nating sabihing moral na pamantayan. So, ito'y gagamitin natin, maaari natin gamitin ito kung magdidesisyon tayo sa ating sarili kung gagawin ba natin ang isang desisyon o hindi. So, halimbawa, cleaner kayo ngayon, balak mong tumakas. Pwede mong itanong sa iyong sarili, ito ba ay makabubuti sa lahat ng kaklase ko o makabubuti lamang sa akin? So, kapag ito ay makabubuti sa lahat ng kasapi ng lipunan, then, dapat gawin.
kapag ito'y makabubuti lang sa iisa o sa iilang tao, then as much as possible, hindi natin ito dapat gawin sapagkat ang goal ng lipunan ay makapagbigay ng ang goal ng lipunan ay ma-address ang pangangailangan ng lahat ng tao. Next, ito naman ay paano nagkakaroon ang pag-ira ng kabutihang lahat. Hindi pwedeng magkaroon ng kabutihang panlahat kung ang mga tao ay magiging ang tuon lang nila ay ang kanilang sarili. Bagkus makakaroon lamang ng tunay na pag-ira ng kabutihang panlahat kung ang lahat ng tao ay magsisimulang igalang ang bawat isa at magtulungan. So pag sinabi dito nating lahat ng tao, it includes everyone from the highest political figure in the land hanggang sa kahuli-hulihan. So hindi sa konsepto ng kabutihang panlahat, hindi porke mahirap ka wala kang magagawa, at hindi porke mayaman ka wala ka ng pangangailangan. So para ma-achieve daw yung kabutihang panlahat, yung umiral ito sa isang lipunan, dapat ang lahat ng tao ay nagtutulungan. And then, of course, kailangan din na igalang ang bawat isa. Now, puntahan naman natin ang pagkakaiba ng kabutihang panlahat sa iba't iba pang uri o sa iba pang uri ng kabutihan na mayroon sa isang lipunan. Siyempre, hindi mawawala yung individual na kabutihan. And I think it is natural for us as persons to look after our own welfare. Kasi siyempre, kapag hindi na-address yung ating mga pangangailangan personally, medyo mahirap na lumabas ka kaagad doon sa nakararami kung ikaw mismo ay hindi pa na fulfill doon sa iyong mga pangangailangan. Kung kaya nga, dapat nating tingnan ano ba ang kabutihang panlahat at ang individual na kabutihan. So, kita naman agad natin sa mga salitang ginamit dito, panlahat dito, individual. So, yung kabutihang panlahat, it is intended for everyone. Samantalang yung individual naman na kabutihan, it is intended for an individual person. Now, kahit sila ay magkaiba, ang dalawang ito ay magkaugnay. So, anong ibig sabihin na magkaugnay? Magkaugnay silang dalawa sapagkat yung kabutihang panlahat ay galing sa individual na pangangailangan ng lahat ng tao. Okay? Kung kaya nga, kung may kabutihang panlahat na umiiral, tatanggapin ito ng lahat ng individual. Bakit? Kasi galing ito sa kanila. So, anong halimbawa nito? Konkretong halimbawa sa atin, gumagamit tayo ng Google Classroom. Okay? Yung iba, sabihin natin, sir, wala naman po kaming data connection sa school. Paano po yan? Gagastos pa po kami. Okay? So, anong pwedeng gawin natin? So, pwede tayong humanap ng ibang pamamaraan para yung iba ay makagamit din ng teknolohiya nang hindi na gumagastos pa ng ekstrang pera. So, anong ginawa natin? Yung mga leaders natin, yung may mga laptop, yung mga nagsasubmit o nag-turn in ay yung mga group leaders na may internet connection. Tapos, pinayagan din natin na kung hindi pa pwedeng makapag-access ng mga docs or Google Slides, pwedeng comment lang para medyo mahina yung consumption ng data at hindi kinakailangan bumili ng napakamahal. So dito, kung talagang tunay na kabutihan ito para sa lahat ng tao, tatanggapin ito ng bawat isa sapagkat yung kabutihan na yon ay sumasalamin sa pangangailangan rin ng individual na tao. At tandaan natin na ang kabutihang panlahat, ito ay nakatuon sa tao. Sa susunod na video, pag-uusapan natin yung relasyon ng kabutihang panlahat sa tao. Next, kabutihang panlahat at ang kabutihan na nakararami. So magkaiba rin itong dalawang ito. Again, from the words we use, panlahat is everyone, nakararami, majority. So, may mga ganyang goods na for majority. Pero pag sinabi natin majority lang yung makikinabang, ibig sabihin, may mga maiiwan na hindi makakasama o makakaranas ng
ng matiwasay na buhay sapagkat yung ating sources na gagamitin or yung mga gagamitin natin o ibibigay natin sa lipunan ay para lang doon sa mga nakararami. Ano nga ba ang mga halimbawa ng kabutihang panlahat? Again, tatandaan natin na ang kabutihang panlahat ay intended for everyone. Kalimitan dito ay itong mga sinasabi nating laging may mga words na pampubliko or public, pampublikong paaralan, pampublikong mga ospital, ang justice system sa isang bansa, malayang pamamahayag, free speech, human rights, matiwasay na kapaligiran, malinis na kapaligiran, mga kalsada, at iba pa. So tatandaan natin na pag sinabi natin na kabutihang panlahat, ito ay para intended for everyone's use. Now, sir, pwede po bang may pampublikong paaralan tapos wala na po nitong iba? Okay? Pwede po bang maganda yung justice system pero walang pampublikong paaralan, walang pampublikong ospital? Pwede po bang mga may kalsada lang din wala po itong apat na ito? The answer is, babalikan natin yung ating unang konsepto ng kabutihang panlahat. Pag sinabi natin kabutihang panlahat, sabay-sabay na umiiral yung mga pangangailangan o yung mga sagot sa pangangailangan ng tao para siya ay makapamuhay ng may dignidad. Kung kaya nga, kung sakaling wala ang isa dito, so, hindi natin masasabing umiiral ang kabutihang panlahat kapag may isang kulang dyan. Sapagkat ang mga ito ay very basic for us to be able to live a life with dignity. Dito nagtatapos ang ating unang bahagi ng presentation tungkol sa kahulugan, tungkol sa katuturan ng kabutihang panlahat, ano ang kaugnayan nito sa individual na kabutihan, paano ito naiiba sa kabutihan ng nakararami, at ilang mga halimbawa. Maraming salamat.